Araw mga ka-Berks, Chris Cusinero, ang inyong pamilya, kapuso, katropa, kabarkada at ka-Berks! Namiss nyo na ako, no? Kasi hindi ako nag-vlog last week. Kasi ang ginawa ko last week, binidyohan ko yung mga dilaw na dahon para ipakita ko sa inyo. Pero nung i-edit ko na, walang video. Sabi ko, nasa yung mga video? Na-delete pala lahat. Wala pala akong nakuhanan. Yan. Ay, ang sabi ko, wala akong video last week. So, ito na lang gagawin natin. This week, ang gagawin natin, magluluto tayo. Maghanap tayong lulutuin natin. Di ko alam kung ano. So, from scratch, hanap tayo. Bahala na. Ito nga pala, meron ako dito ng ano, dahon ng sili. Di ba? Taray, di ba? Nakabuhay din ako ng halaman. Oh, dahon ng sili ko yan. Lagi yung nakaano lang yan sa may ilaw-ilaw na maliit dyan. So, hanap tayo ng lulutuin natin. Ito to, pork. Ano meron dito sa loob ng rep? Ang gulo, no? Ito na lang siguro. Pork. So, palambutin natin to. Itaw natin tong pork na to. Tapos, igisa na lang natin. Para may maiulam tayo ngayong gabi. Para may maiblog tayo. Ginisang pork. Okay. Ang importante, meron akong ma-share na video sa inyo. Baka kasi sabihin nyo, no ba yan? Hindi naman consistent si Chris Cusinero. Wala naman siyang video this week. Siyempre, namiss ko rin naman kayong lahat. Kaya magbe-video tayo for this week. At ito ang ating video for the week! So, tingin naman tayo ng pansahog ngayon. Bang lulutuin ko? Hindi ko talaga alam anong lulutuin ko for today. Sibuyas. Ito na lang siguro, toge. Okay na to. Wala naman akong ibang iluluto eh. Konting cabbage. Pwede na yan. Ano ba? Charo. Ano ba to? Snappies. Kamatis. Celery. Siguro to na lang, no? Konting gulay lang. Yan. Okay na yan. Diba? Okay na yan. Gulay at saka pork. Alam ko, mayroon pa akong tokwa dito eh. Saan na ba yun? Huwag mong sabihin na wala yun. Ah, yun. Anak ng tokwa. Nawala yata. Yan, meron tayong tokwa rito. Sama na rin natin to. Diba? Tokwa, pork, tsaka konting gulay. Ayan ang lulutuin natin today. So, tara, samahan nyo ako. Luto tayo. So, ito yung ating toge. Ang toge rito, nabili ko $7 yata itong isang plastic bag na to. Hindi na natin lulutuin yan para makatipid ako. Meron tayong nakat na carrot, celery, tapos cabbage. Mga tira lang yan sa rep natin. Mga konting cut-cut lang mga vegetable. Tapos meron akong nakitang tofu. Meron tayong snow peas. Tapos yung pork kanina na tinaw natin. Saka konting onions. Yan lang. Tapos maghanap lang tayo ng mga pang season natin dito. Kung ano yung madampot natin. Yun ang gagawin natin. Yun ang lulutuin natin. At kung ano-ano pa, meron din tayo dito. Ayan. Oh. Kita nyo ba yung mga yan? Pili na lang tayo kung anong mga kailangan natin dyan, di ba? So, sindihan na natin itong ating kalan, syempre. Ito yung kawali na nabili ko pa sa city. Talagang pinagmamalaki ko yan. Syempre, gusto ko yung ganyang kawali. Although, hindi siya balance. Naglalaro siya, di ba? Arimunding-munding. Luto na tayo. So, unahin natin tong pork. Kamay na lang natin yan. Dito lang naman tayo sa bahay. Nagugas naman ako ng kamay. Papalambutin lang natin tong mga pork na ito. Tapos, lagyan natin ng tubig. Pan lang muna natin.
Tapos sa palambutin lang natin yung ating babi. Yun. Kita nyo mga kabirds. Oh, ang hirap naman eh ito. Ako na yung nagluluto. Ako pa yung nagka-camera. Oh, parang matigas pa rin. Matigas pa sa ulo ko eh. Lagyan pa natin konting tubig. Matigas pa eh. Oh, ayun na. Nagmantika na. Pangatlong beses ko na ito nilagyan ng tubig. Napakagastos naman sa kuryente nito ko kakapiranggot na pork na ito. Kita nyo ba? Malabo. Ayan, kita nyo na ba? Malabo pa din. Tapos sunod na natin tong ating yun, yung ating tokwa. Malambot na naman yung pork, so pwede nang isunod yung tokwa. Gagawin lang natin, ibabrown lang natin yung pork at saka yung tokwa. Yan, diba? Nyo, nag-ano siya, dumikit na siya. Ilagay nyo lang siya ng konting tubig. Matutunaw din niya nasa ilalim niya. Kasama yan sa sabaw. Pasensya na kayo't wala akong kasama na hahawak nitong aking camera, ha? Ako lang mag-isang gumagawa ng lahat ng ating video. Tapos, pwede na natin ilagay yung ating gulay. Luto na yung pork at saka yung tofu. So, lagyan natin ang ating gulay. Parang lutong chop suey lang tayo. Ito lang available dito sa bahay. Kala ko meron akong potato or tomato sauce pero wala eh. Okay na yan. Huwag niyo sabihin na, ano naman yan, puro na lang ginisa yung niluluto ni Cusinero. Yan lang kasi yung afford natin dito sa bahay. Kung ano lang yung afford natin, yun lang gagawin natin. Diba? Kailangan madiskarte tayo sa kung ano mga nandito sa bahay natin. Kung wala naman yung mga kailangan natin, eh, gawa na lang natin ng paraan. Ang importante lang naman talaga, eh, may pakain sa pamilya or makapagluto ng masustansyang pagkain, di ba? Oh, yan. Malapit na siyang maluto. Kita nyo naman. Maluluto na siya. Ayan pa yung sibuyas niya. Iusap natin. O, lagay na rin natin. Mag-isa lang kasi ako, kaya nakalimutan ko na. Hindi na natin i-edit yan. Papakita na natin na sinama natin ng ganyan. Sama na rin natin yan para may lasa ng konti kahit di natin nagisa yung sibuyas. Pero ang dapat dyan ay pagkatapos nung maluto nung ano, nung tofu at saka nung pork, isasama mo na yung sibuyas para igisa yung sibuyas. Pero dahil nakalimutan natin, ayun na, sinama naman natin. Kaya lang late na. Pwede na rin yan. Gawa na lang ng paraan. Sarap na mga kabirds, oh. Tapos pwede nyo lagyan ng kung ano-ano yan, lagyan natin ng konting pepper flakes para medyo maanghang na konti. Tapos lagyan natin ng konting toyo. Simpleng-simple lang to. Lutong bahay lang. Tapos, lalagyan natin siya ng pwedeng flour, pwedeng cornstarch, o roux, pwede rin. Roux po, yun yung mixture of flour and butter. Yun, pwedeng dark roux, pwedeng light roux. Diba?
Lagyan natin siya ng konting cheese. Bakit may cheese? Yun yung twist natin sa niluluto natin eh. Lalagyan natin ng cheese. Diba? Create-create din tayo ng kakaibang luto. Hindi yung palagi na lang yung dati nating nakasanayang pagkain. Pwede nyo lagyan ng oyster sauce. Pwede nyo lagyan ng teriyaki sauce. Depende kung anong gusto nyo ilagay. Tikman natin. Pwede. Parang creamy yung pagka chop suey niya. Saka syempre last, lagay natin tong yon, yung ating snow peas. Oh, simple lang. Ayan lang, meron na tayong dinner. Napakasimple. Itong snow peas, konting init lang to, luto na to. Lasang singkamas yan eh, sarap. Walang singkamas dito sa north. Oh, di ba? Luto na. Ayan na yun mga kaberks. Ang pagluluto ng pagkain, lagi nyo tatandaan. Lagi lang may puso para sa pamilya. Lagi nyo isipin na pag nagluto kayo, pamilya nyo yung kakain. Kaya dapat, kung mag-iimbento kayo, make sure na masarap. Diba? Simple lang, mura lang, pero magugustuhan ng buong pamilya. O paano, hanggang dito na lang. Medyo mahaba na tong video natin. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito nga pala yung kapamilya. Ay, teka, mag-shoutout pala tayo. Saglit lang, shoutout lang. Patayin na muna natin to. Hello pala kay Lea Peloton, kay Tim Marie Goneda ng Fairview, Quezon City, kay Roel Bedico ng Batangas, kay Nanay Irinka Estrabino ng BC, Canada, kay Pinoy Thinking Color, maraming salamat, kay Michael, maraming salamat, kay July Kasupanan, hello din, kay Soli Vlog Mix ng Italy, kay Red W, kay Pablo Yumamoy, yan, maraming salamat, at saka dun sa mga regular natin na talaga nanonood sa atin, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito nga pala yung kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kaberks. Chris Cusinero po, maraming salamat po sa inyong lahat. Iyahain ko na ito, kakain na ako. Hindi mo muna tayo magkakanin ngayon. Alam nyo na, diabetes natin, saka medyo healthy itong pagkain natin. O, diba? Saan ka pa? Tara, kain na tayo. Bye-bye! Lagi ka lang sumabay, piliin mo laging sumaya. Kay Chris Cusinero panalo ka, di lang pagluto at sa kusina. Sa adventure ay kasama, sa lugar na kakaiba. Halika na, kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka at manood, mga matay mamamangha, di lang dyan ang mabubusog. May mga